Tinatayang nasa 900,000 Pilipino raw may sakit na epilepsy. Pero marami pa rin ang hindi nakakaintindi sa sakit at hindi sapat ang kaalaman kung anong dapat gawin oras na inatake ang isang taong may epilepsy. Nakatutok si Lala Roque. Noong kasagsagan ng panlalasa ng habagat, isang evacuee sa Maynila ang inatake ng epilepsy. Natumba siya kasama ang buhat na sanggol at bumagsak sa sahig. Mabuti't may mga doktor sa evacuation center kaya't agad silang naasikaso. Ayon sa Philippine League Against Epilepsy, tinatayang 900,000 mga Pilipino ang may epilepsy at ang mahirap. Hindi alam kung kailan ito aatake. Ang epilepsy ay isang sakit sa utak na characterized by recurrent seizures. Ang taong may epilepsy nagkakaroon ng hindi normal na electrical activity sa utak. Nagdudulot ito ng labis na panginginig, paninigas at pagkawala ng malay o ang tinatawag na seizure attack. Ang nakalulungkot, may mga nag-aakalang ang taong sinusumpong na epilepsy ay sinasapian ng masamang espiritu o nasisiraan ng bait. Imbes na katakutan, dapat intindihin ang kanilang kondisyon. Si Cheska, 7 taong gulang lamang nang unang inatake ng epilepsy. Sa wallet ko, meron akong identification card. May in case of emergency card ako. Nandun yung calling card ng mama ko. Nandun yung number ng neurologist ko. Para alam ng mga tao kung saan ako dadalhin. Mali rin daw ang subuan ng kutsara ang isang taong inaatake ng epilepsy. Huwag mo siyang susubuan ng kahit ano. Kasi ibang tao, sinusubuan nila ng spoon or tongue depressor, mali yun. Dapat huwag mong ibablock yung passage of breathing niya. Dapat ano, hayaan mo lang. I-loosen mo yung clothing niya. Dapat yung airway passages niya clear. Tapos hayaan mo lang siyang magka-seizure. Huwag mo siyang hahawakan tightly. Maaari namang maiwasan ng seizure attacks. Marami na ring murang gamot na mabibili. Noong unang panahon, they only had 4 anti-seizure drugs. Ngayon, dito sa Pilipinas, kasama na ang generics, 32 as of last count. No? Iba-ibang presyo. May 2 piso ang isa, may mahigit 100 pesos ang isa. Meron kang at least 6 hours of sleep. Siyempre, huwag kalilimutan yung regular take ng medicines. Isang taon nang walang seizure attack si Cheska. Malapit na rin siyang magtapos sa kursong dentistry. Bukod sa determinasyon na tulungan ng sarili, malaking bagay rin ang suporta ng kanyang ina at mga kaibigan. Huwag nilang isipin na kinukulong sila ng sakit na yun. Kasi hindi naman eh. Dapat isipin pa nga nila na yun yung magbibigay sa kanila ng motivation para magpursige pa. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.